Alam mo bang hindi lamang ang mga aso ang matatapang dahil meron din mga pusa? Sa pang-araw-araw natin na pamumuhay ay ang mga pusang nakakasalamuhan natin ay maamo, mabait at malambing. Pero alam mo bang mayroong ibang lahi ang mga pusa at ito ay mga agresibo, matatapang at yung iba ay hindi kayang alagaan ng mga tao. At ito yun. Number 10, Maine Coon. Ang pusang ito ay kakaiba dahil lumalaki ito ng parang isang aso. Nakakatakot man isipin pero totoo ito. Ang mga pusang ito ay matatalino pero agresibo. Sa aking mga nasaliksik ay umaatake ito na parang isang aso kapag hindi niya kilala ang isang tao. At nagiging agresibo din ito kung sakaling ang kanyang teritoryo ay guguluhin ng iba. At ang Maine Coon ay isa sa pinakamalaking pusa na inaalagaan sa mundo. At meron din itong kakayahan manghuli o manghunting ng ibang pusa. Nagmula ang Maine Coon sa bansang Estados Unidos. At kapatid, kung balak mong bumili nito ay mag-iingat ka dahil minsan kahit ang amo nito ay inaatake niya. Nagkakahalaga ito ng $1,000 to $2,000 at ang buhay na tinatagal lamang ng Maine Coon sa mundo ay 10 hanggang 12 taon. Number 9, Siamese Cat. Sa napakadaming taon na ang lumipas sa mundo, marami pa din ang mga taong naniniwala na ang pusang ito ay isang evil o demonyo. Sa likod ng napakagandang balahibo at asul na mata ay meron itong tinatagong kakaibang ugali na hindi mo magugustuhan. Alam mo bang napaka-agresibo ng pusang ito? Oo, sabihin na natin na napakadami ang nag-aalaga dito. Pero alam mo bang nag-iingat sila ng gusto dahil hindi biro mag-alaga ng Siamese Cat? Nagmula ang pusang ito sa Thailand at China. Pero mas naging popular ito sa Europe at Amerika noong 19th century. At ang Siamese Cat ay nagkakahalaga ng $250 to $1,000 at ang buhay naman ito ay tumatagal ng 15 to 20 years. Mas mahaba ito ng konti kaysa sa Maine Coon. Number 8, Palace Cat, o mas kilala sa tawag na Manulikat. Ang pusang ito ay sobrang kakaiba sa mga naunang naitampo ko kanina. Ang Palace Cat ay kamukha din ng Bobcat pero hindi sila magkaano-ano, although pareha silang mga pusa ay hanggang doon na lang yun. Ang Palace Cat ay napakatapang talaga. Ultimo sila ay nagsasakitan. Ganyan ang pag-uugali ng pusang ito. Agresibo, matapang at walang sinasanto. At kung tatanungin mo ko kapatid, kung merong taong nag-aalaga ng ganitong uri ng pusa, ang isasagot ko sa iyo ay wala. Dahil ang mga pusang ito ay pinagbabawal alagaan. Dahil bukod sa isa itong wildcat, ito rin ay napakamapanganib. Hindi mo nga ito mahahawakan ng maayos dahil nandadamba ito ng kagat. Marami ang sumubok na itrain itong pusang ito pero walang nagtagumpay. Ang buhay ng Palace Cat ay tumatagal lamang ng 27 months at hindi ito ipinagbibili. Number 7, Josie Cat. Ang pusang ito ay napakaganda ng lahi at ito ang pinakmaangas na pusang pwedeng alagaan ng tao. Ang katawan nito ay mas malaki lang ng kaunti sa normal na pusang nakikita natin araw-araw. Ang Josie Cat ay laging nakahanda upang umatake sa anumang panganib na kakaharapin niya. At kapatid, kung mag-aalaga ka naman nito at meron kang kasamang bata sa inyong bahay, ay dapat sisiguraduhin mo na maititrain mo ito ng maayos dahil baka dumating ang oras na masaktan ng Josie Cat ang mga bata. Alam naman natin na mahilig maglaro ang mga paslit at baka mapagtripan nila ang pusang ito at kagatin o di kaya kalmutin sila. Ang Josie Cat ay isa sa pinakamatalinong pusa na maaari mo din turuan at itrain ng maayos para umamo ng gusto sa iyo. Sa katunayan, marami ang nag-aalaga nito pero dumadaan muna yon sa mga mabusising training. Number 6, Savannah Cat. Ang pusang ito ay matangkad, maangas ang tindig, mistiso at nakakatakot. Dahil isipin mo kapatid,
parang isa itong leopard. Mas malaki nga lang yun. Ang Savannah Cat ay isang uri ng hybrid na pusa at isa din itong wild animal. Ang mga ganitong klase ng pusa ay masasabi kong matatapang talaga. At kung tatanungin mo ako kung mayroong mga taong nag-aalaga dito, ang isasagot ko kapatid ay oo. Ang pusang ito ay pinahihintulutan alagaan dahil nagiging agresibo lamang ito sa mga kakaibang bagay sa paligid niya at sa mga ibang lahi ng pusa. Kapatid, inirekomenda ko sa iyo na mag-alaga ka ng ganitong pusa. Pwede mo din siyang gawing bantay sa bahay mo at ang buhay na itinatagal nila sa mundo ay umaabot ng 15 to 20 years at ang presyo nito ay medyo mahal. Inaabot ng $9,000 hanggang $12,000 ang presyo ng mga ganitong pusa. Number 5, Bengal Cat. Ang Bengal Cat ay may lahi ng wild animals, kaya ganun na lamang ito ka-agresibo. Kaya kung mangyayaring hindi mo ito maititrain ng maayos, ay napakalaki ng panganib na daladala nito. Napakalakas din ng pakiramdam ng pusang ito kahit sa simpleng kaluskos at ingay ay maaring mag-react ito. Ganyan katindi ang Bengal Cat. Kapatid, wala ka bang napapansin sa pusang ito? Para lang itong pusa dito sa Pilipinas. Ang haba, ang laki at ang bigat nito ay hindi naiiba sa pusa sa Pinas. Pero ang hindi naman nila pagkakapareha ay ang pag-uugali. Sa katunayan kapatid, matapang ang Bengal Cat. At ang pusa dito sa atin ay napakabait at maamo. Ito ay ang pinaghalong Asian Leopard Cat at Egyptian Mau at ang kinalabasan ay ang Bengal Cat. Ang breed na ganito ay napakaganda. Ang buhay na itinatagal nito sa mundo ay 14 to 16 years lamang at kung sakaling bibili ka nito, ang presyo ay umaabot ng $400 to $10,000. Number 4, Abyssinian Cat. Marami ang nagmamay-ari ng ganitong pusa na hindi nila alam ang mga ayaw nito. Madaling maasar ang Abyssinian Cat, hindi katulad ng ibang pusa. At kapag meron silang hindi nagustuhan, ay maaaring maging agresibo ito ng sobra at baka sila pa ang dambahin ng kagat ng pusang ito. Ang Abyssinian Cat ay tahimik lang, hindi kagaya ng iba na mahilig makipaglaro. At ang kuko nito ay napakatalas, maaaring masira ang mga bagay na kakalmutin ito. Ibang iba ito sa mga kuko ng nauna kong nabanggit na mga pusa. Sa kabilang dako kapatid, kung sakaling mapapaamo mo ito ng husto, ay magiging mabait ito at mawawala ang pagiging agresibo. Nasa katangian din ng Abyssinian ang pagiging sweet na pusa. At nagkakahalaga ito ng $500 to $1,200 at ang buhay na itinatagal nila sa mundo ay 14 to 15 years lamang. Number 3, Mekong Bobtail. Ang pusa naman na ito kapatid ay maiuugnay sa Siamese Cat. Ang Mekong Bobtail ay isang breed na nagmula sa Thailand. At alam mo bang iniregalo ito noong 19th century? Ito ay ibinigay sa isang Russian emperor na si Chulalongkorn, ang hari ng mga Siam. Malaki ang ginampanan ng lahi ng mga Mekong Bobtail. Tumungo naman tayo sa pag-uugali nito. Ang pusang ito ay mabait, maamo at malambing. Nagiging agresibo lamang ito once na ito ay masaktan. Napakapangit magalit ng Mekong Bobtail. Sa katunayan, marami ang nag-aalaga nito sa buong mundo. Depende na lang siguro ito sa pagpapalaki ng isang amo niya. Ang presyo ng Mekong Bobtail ay umaabot ng $1,000 to $1,200. At ang buhay na tinatagal nila sa mundo ay 15 to 18 years lamang. Number 2, Siberian Cat. Ang pusa naman na ito ay napaka-cute dahil meron itong makapal na balahibo at napakaamong muka. Ang Siberian Cat ay napaka-loyal sa amo nila at napakabait. Pero sa kabilang dako ng pagiging loyal ng Siberian, ito ay nagiging siloso sa ibang hayop. Lalo na't kung meron kang kasamang ibang alagang hayop sa loob ng bahay mo, sila ay magsiselos. At ang Siberian Cat ay nagiging agresibo lamang sa mga ibang tao. At mahilig itong manghunting ng mga kung ano-anong gumagalaw sa loob ng bahay mo. At ang pusang ito ay napakabilis din turuan,
Kaya kung ako sa iyo ay bumili ka na ng Siberian Cat, ang presyo nito ay umaabot ng $2,000 to $4,000 at ang buhay na itinatagal nila sa mundo ay 10 hanggang 18 years lamang. Number 1. British Shorthair. Ang huling pusa sa listahan natin. Ang British Shorthair ay ang pusang napakamapanganib dahil para itong laging bad trip, mainitin ang ulo at iritahin din. Kung mag-aalaga ka nito ay mag-iingat na lang. I-try ng maayos kung maaari para makaiwas sa pananakit ng pusang ito. Nga pala, ang British Shorthair ay mabait din na pusa, sweet at maamo. Depende na lang yan sa pagpapalaki ng mga amo nila. Kung ang pusa ay pinagmalupitan ng amo, syempre, pwedeng maging agresibo ito at maging takot sa tao. Pero kung pinalaki ito ng maayos, ay magiging mabait ito sa lahat ng tao na nakapaligid sa kanya. Kapatid, inirerekomenda ko sa iyo na mag-alaga ka nito dahil napakaganda ng breed ng pusang ito. Nagkakahalaga ito ng $2,300 hanggang $3,000 at ang buhay na tinatagal nila sa mundo ay 20 years. Kapatid, ang pusang ito ay kinulayan lamang at ginupitan ng hugis at sulok, kaya naging ganito ang itsura niya. Kapatid, nakita mo na ang 10 pinakamapanganib na pusa sa buong mundo. Nagustuhan mo ba? Pa-like at subscribe naman.